Natatawa lang ako. Pagising ko kanina, meron na kagad ako nabalitaan. Ha? Merong nagmamarites at may kumakalat na papalitan na daw si Attorney Trixie. Ang may dahilan daw, kung sino rin ang may dahilan kung bakit napalitan si pinag-resign si E.S. Rodriguez. Ang dahilan daw nito, ha, meron talagang isang sumusulsul. Kinuwente sa akin, sinusulsulan daw niya talaga. Porkit malapit sa pamilya, porkit malapit ito sa pamilya Marcos, ano siya, parang bumubulong-bulong, ganun-ganun. Kasi nga ho, ang siste, una niyang tinarget ay si E.S. Rodriguez. Okay, bakit? Kasi si E.S. Rodriguez daw ang nag-reject ng kanyang papel, ng kanyang aplikasyon para maging advisor. Isipin mo, secretary, advisor, presidential advisor ang hinihinging pwesto, animas. Ganun kalupit. Si E.S. Rodriguez daw ang nag-reject. So, ginamit nitong tao na ito yung kanyang lakas. Lakas sa internet. Para banatan itong si E.S. Ang siste, nagpatulong daw ito. Nagpatulong daw ito kay Attorney Trixie. Para mapasok. Dahil magkaibigan nga daw, di umano. Wala! Wala naman magawa din si Attorney Trixie kasi hindi naman kasi qualified yung marites na yun. Hindi daw kasi qualified naman siya. Una-una, alam mo, pag ikaw pumasok ka ng gobyerno, meron talaga yung mga qualification. Even if appointee ka, may qualification yan. Akala niya hindi siya tinulungan at ang napasok sa appointment si Attorney Trixie. Ayun na, unti-unti nang pumipitik. At unti-unti nang sinusuhulan. To the point daw na ano? Ha? Sobrang lakas daw nito, ha? Sabi niya, tsaka sabi rin ng mga nakapaligid sa kanya, masyado daw malakas ito dahil sa malapit daw ito sa pamilya. Sabi ko, grabe naman. Sabi ko nga, kawawa naman. So every time na lang na merong hindi ito makursunodahan sa gobyerno, ibubulong niya lang dito sa pamilya. At ayun na nga. Sobrang pagpupush niya. Sumama hanggang Amerika. Para talaga bumulong-bulong. Sobrang inggit, grabe. Sabi ko nga, wow naman yan, grabe naman yan. Napaka-demonyo naman yan. Daig pa niya si ano eh. Di ba kilala nyo yung demonyong si ano? Yung bumubulong-bulong, humahalik. Ito, hindi humahalik. Yumayakap. Ang nakakapagtaka lang, ha? Isipin mo. Sabi ko nga, ganun ba ka-weak? Para hindi ipagtanggol? Para hindi ipagtanggol ni PBBM etong si Attorney Trixie? Diba? Sabi ko nga, grabe. Alam mo, ito ha, meron ng video si ano, si Maharlika, at meron siyang tinutukoy na ahas sa Malacañang. Ahas daw sa Malacañang. Ha? Babae daw ito. Noong una iniisip ko, sino kayang babae ito na ahas sa Malacañang? Alam mo, napagtanto ko lang naman. Hindi ho sa tingin ko yung ahas yun eh. Ako ha, naniniwala ako hindi ho yun ang ahas, ha? Naniniwala ako ang talagang ahas
Eh, yung bumubulong-bulong. Natandaan nyo yung panahon ni Adan at saka ni Eva? Ni si Adan at saka si Eva. Oh. Oh. Sino ho ba ang unang kinausap nung damonyo? Sino yung unang bumubulong-bulong? Sabi, Eva! Eva! Eva, totoo ba? Ano yun? Totoo ba, Eva? Nasabi ng Diyos, huwag mong kakainin ang lahat ng pagkain dyan. Doon pa lang, maling-mali na kaagad, di ba? Bakit? Ang sabi ng Panginoon, ng ating Diyos, isa lang doon sa dami. Isipin nyo, ha, nung panahon na yon, ha, nung paradise na yun, napakadaming prutas doon at saka masasabi nating talagang maraming halaman doon. Isa lang ang pinagbawal. Bakit to? Para hindi maging forced love. Ibig sabihin po noon, para may choice pa rin ng tao mamili kung susundin niya ang Diyos o hindi. Oh. Sabi nung demonyo. Hi, Eva, totoo ba? Oh, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, ha, ganyan na ganyan ngayon ang ginagawa nitong damonyon to. Bumubulong-bulong daw to. Doon sa sinasabing babae na kesyo, binubulong-bulong daw niya. Sabi ko, grabe naman. Talaga? Oo, ganyan yan. Desperado na yan. Kasi, alam mo, ito. Makinig kayo maigi, makinig kayo mabuti. Ito kasi, ako naniniwala ako na itong tao na ito, sinusubukan niya yung kanyang lakas. Sinusubukan niya yung kanyang impluensya. Eh, nakita niya na may impluensya ho siya doon sa nangyari kay E.S. Rodriguez. Nakita niya na may impluensya ho siyang nagawa. Oh, nadiktahan niya. Hindi natin alam kung sino man yun. Ako, may alam ako pero hindi ko pwedeng tukuyin. Delikado. Mayayari tayo. Kasi yung alam ko sabi nga ni ano, sino ba ito? Sa pangalan nito, sabi nga ni Tunying. Baka magulat kayo pag nalaman niyo yung source ko. Katabi niyo lang. Oh, ayun, ganun din sasabihin ko. May source kasi tayo diyan. Oh, nasa tabi niyo lang. Oh. Eh ito daw ano, itong parang bumibida-bida. Ha? Kay PBBM, may karapatan namang bumida. Kasi nga naman, basta may karapatan siyang bumida. Ha? Okay. Ang siste, pag hindi nagustuhan nito, si BBBM wala nang choice. O, diba? So, kaya nga nangyari kay E.S. Rodriguez, inilagay na lang niya sa tabi niya. Diba? O, sige, hindi na mangingilam yan sa mga sekretary, dito na lang siya sa tabi ko. Ganun ang ginawa kay E.S. Eh, nung nakita nitong vlogger na ito, ha? Nakita niya na, sabi niya, effective yun, ah. Mukhang may nauto tayo doon, ha. Mukhang sumusunod sa akin, ha. Alam mo, bumulong-bulong ngayon itong ano. As in, sinuso. And ito, again, ha. Hindi pa confirm. Wala naman nung sinasabi. Wala ho akong kinoconfirm na matatanggal sa posisyon si Secretary Trixie. Ha? Wala. Okay? Linawin ko. Wala. Wala pa siya ngayon. Okay? Wala pa siya ngayon. Hindi natin alam kung ito ba'y paninindigan o ipagtatanggol ni PBBM sa paninira nitong o sumusulsol dito sa nag-iimpluwensya kay PBBM. Oh. Ito ba ay pakikinggan ni PBBM o hindi? Sa ngayon, wala pa. Okay? So, walang desisyon pa. Kasi, ito ho yung balita, ah. Oh, para sa mga iba nagtatanong, sino ba si nagsabi magbibitaw yan? Oh, ganyan, oh. Ito. May umuugong na balitang magbibitiw na raw sa pwesto si Press Secretary Attorney Trixie CRUZ-ANGELES at meron na nga raw papalit sa kanya. Sa Facebook post ng kolumnistang si Ramon Tulfo, sinabi niyang si Attorney Mike Toledo ang magiging bago raw na Press Secretary. Nagsilbi noong presidential spokesperson ni dating Pangulong Joseph Estrada, si Attorney Toledo. Wala pang... Oh, ito. Baka sabihin nyo, si Ramon Tulfo yan, isa pa mahilig sa Marites yan, eh. Dali.
Pagtitingnan nyo yung ibang balita, ha, yung video ni PBBM sa Amerika, meron makikita kayo doon courtesy of Mike Toledo. Ibig sabihin yung video doon talagang nanggagaling kay Mike Toledo. So medyo kumukonekta yung kwento. Again ha, wala pang confirm, wala pa hong confirm na balita tungkol dyan. Pero kumukonekta yung mga lumalabas sa mainstream media. Sabi ko nga, dapat talagang medyo mabingbang na itong, kasi ako naniniwala ako ha. Pag tinanggal ni PBBM itong si Attorney Trixie, marami ang magigising na DDS. Maniwala kayo sa akin. Wag niyo ato, winawarning ako na kayo ha. Sinasabihan ko na kayo. Napakaraming DDS diyan na nung una hesitant sila na iboto si Marcos. Bakit? Dahil si Pangulong Duterte, ilang beses sinabi, mahina, spoiled. Kaya lang, binoto nila kasi feeling nila walang pwedeng tumapat kay Robredo. Hindi kaya ni Isko, hindi kaya ni Lacson. Pag hindi pa sila sumuporta kay Marcos, baka makalusot pa itong pinklawan. At the same time, ginagalang na lang nila ang anak na si Mayora, 'di ba? Nating vice presidente, ginagalang na lang nila kaya nila ibinoto. Pero if sila ang tatanungin mo, hindi sila 100% na convinced na dapat 'yun ang iboto. Pero sabi nga, pumili na lang tayo ng sa tingin natin hindi makakalusot ang dilawan. 'Yun ang ginawa ng mga DDS. Marami ho dyan na maniwala ho kayo sa akin. Kahit yung mga influencer, ang dami kong kilalang ganyan. Ngayon, isa ito si Attorney Trixie na masasabi nating legit Duterte supporter. Pag yan tinanggal, maniwala ako kayo sa akin, maraming magigising. Biyahe Y Comida, maraming salamat po. Thank you very much. So, bagong subscriber ha, sa KSA. Kaya ako, sinasabi ko na sa inyo, ha, yung mga kusino man, yung mga bata ni President Marcos na nakikinig dito, wag, malaking porsye. Hindi ko sinasabing didiktahan ni Attorney Trixie just in case matanggal siya. Pero, matik na yan eh. Magigising yung mga DDS supporter, yung mga Duterte supporter. Una-una, kitang-kita nila eh. Nakikita na nga nila yung mga comparison. Sa page ko na lang po eh. Sa page ko na lang po ah. Pag ako nagpost ng PRR, di grabe yun, ang dami yung nakakamiss. Ang dami nagsasabi doon na kasi dapat nakinig na lang tayo eh kay PRRD. Maraming ganun. Ngayon, pag unti-unti nyo pang tinatanggal yung mga supposedly tumulong sa inyo during the election. At ako alam ko personal, malaking parte ang tinulong ni Secretary Trixie dito sa kampanya ni PBBM, especially bilang isang Duterte supporter. Malaki ho ang maniwala ko sa akin, malaki ho ang ikababagsak ko na itong popularity ni PBBM ha. Maniwala ko sa akin, maniwala kayo. Hayag ang palaso tungkol dyan. Pero kamakailan lang, nagkasama sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos at Attorney Toledo. Ayan, galing ayan, 'di ba? Kay Mike Toledo pa galing talaga, kasama sa ano. Kaya nga yung alingasngas, 'di ba? Yung alingasngas na naririnig natin, medyo parang may katotohanan. Kasi kasama sa ano, tapos sa kanya nang gagaling yung video. Malo sila sa Philippine Economic Briefing sa New York. Wala pa rin reaksyon ang kasalukuyang press secretary na si... Tapos ito pa ha, meron pang pinost si Secretary Trixie. Ito sinabi niya. Attorney Angeles, pero maraming nakapansin sa kanyang Facebook post ngayong araw sa gitna ng napapabalitang pagbibitiw niya. Shinare ni Angeles ang isang kasabihan na I quote, "The fact that I cannot explode into 1,000 bats to escape awkward social situations is a constant source of irritation," end of quote.
Nagpaabot naman sa kanya ng suporta ang ilang netizens. Wala pa rin pahayag si Attorney Toledo kaugnay rito. Ayon naman sa isang mapagkakatiwalaang source sa Malacañang, fake news ang pagbalik ni Toledo kay Secretary Angeles. Ayan. Ako naniniwala ako na wala pa. Okay? Now, okay. Ulitin ko ha. Wala pa. May sumusulsul lang talaga. Okay? Meron lang ho talagang sumusulsul sa pamilya Marcos para sundutin ito. Para mawala sa pwesto itong si Secretary Trixie. Ayan nga, ang lupit. Ang lupit. The next performance will start momentarily.